financial ng mga problema sa mag-asawa. Alam niyo po ba na ang pinakamahirap sa lahat ay i-turn over ang control sa iyong asawa. At sabi nga sa Money Magazine, ang pinakamalaking issue sa mag-asawa ay yung pera, ay hindi dahil yung mga intimacy issues. So ngayon, meron tayong mga tips mula sa ating newlyweds na si Jopay and of course Joshua Zamora tungkol sa pera. Ano bang tips nyo? Well, for me, it's more on budgeting talaga. I mean, dapat may nakalaan na eh. For, let's say, kunyari kami, nakalaan na yung para sa bills, sa house rent, sa market, sa grocery and everything. So, dapat talaga na naka-designate na lahat eh. Kasi kung walang ganun, magagastos nyo talaga eh. Kung nasa bulsa lang natin yung pera natin, eventually, mawawala lang eh. Okay. So, meron silang tinatawag na ledger, ano? Sa amin kasi sa bahay, ang mami ko, ginagawa niya to. Yung mga bills namin, like kunyari sa kuryente, ayan. Meron siyang mga ganito. Tapos meron din kami iba sa... Iba naman yung sa water bills. Sa water rin, bills. Oh. May pagka-OC sila pagdating sa ganyan. Ano yan? So para lang ma-compare mo last month to next month? Yeah, especially yung mga sa electricity. Kung malakas kayo sa kuryente, malakas kayo sa tubig. Isa to sa magiging tulong ko sa kanya para ma-budget namin yung money namin. At least pag may extra money kami, pang-de-date na namin yun. Organized talaga. Like siya, yes. Meron siya, ilang percent yung sa bills mo? Magkasama na yung sa house rentals is 20% eh, from the income. Meron kami. Pag hindi namin nagamit natin, yung matitira, inilalagay namin for your sa, wants. Doon, or doon sa yung ipon nga namin. It's like ano, parang kaban lang, di ba? Kunyari, ang target mo, 30 or 25. Pag napuno na yun, lilipat mo na sa isa naman. Meron tayong nakausap na isang relationship expert na si Miss May Soriano. At sabi niya, hindi daw kailangan na lagi yung babae yung chief financial officer, di ba? So, in your case, sino ba yung CFO? Sa ngayon, ako muna yung chief officer. Ang... Kasi nung hindi pa kami nga mag-asawa, talagang ganun talaga ako. Yun yung personality ko. Naglilista ako ng kada sentimo, kung saan napunta, and then yung income ko, sinusulat ko talaga. Bilang siguro sa experience din, dahil older si Joshua, di ba? So, mas alam na niya siguro, i-budget. Kumbaga yung expenses nila mag-asawa. So another tip daw di ano, yung big money spending na surprise, eh hindi raw wise ito. Halimbawa, bibilan niya ng mamahaling, let's say, relo. Di ba? Tapos hindi nagsabi sa kanya, nabibilan niya. Minsan, actually, ito, lagi ng ano, reaction ng mga misis, di ba? Parang niregaluhan na nga tayo ng mahal, biglang maisip mo, mahal niya, ba't pumili ka niyan? Pagalitan mo pa. Yung isa pa kasing tip na sinabi nila is pag-usapan yung financial issues, yung strategy, kumbaga, before you get married. So, yes, yun bang ginawa ninyo? Oh, kami, nilay down namin lahat, pati yung mga kung may utang pa, yung mga expenses. So, kaya nag-come up kami na to a point na magkaroon tayo ng joint account. Kasi merong mga certain expenses na dito pwede kunin eh, pero pang emergency. Pero most of the time, yung joint account is for the future. So, like yung baby, di ba? Mayroon ako pahabol na tanong.